And nung no, naman na talagang feel natin. Sana tayong mga vlogger. Yeah. And yun guys, yun nga. Sisimulan natin yung vlog na ito for this day sa pagbibigay sa inyo ng tawag. Yan, magpapawag po siya. Siyempre, vlogger tayo, di ba? Dapat may mga tawag tayo dyan sa mga viewers natin. So, since kung ano bang itatawag ko sa inyo, anong gusto mo? Gusto nyo? Kung anong gusto mo talaga itawag ko sa inyo? Since pangalan ko, David Jules. Ayun. Tapos, since viewers ko naman kayo, and gusto ko kayong tanayin. Anong gusto mo kayo? Anong gusto mo itawag ko sa inyo? Pero dahil hindi mo masasagot yan, wala kayong magagawa kung anong gusto ko sabihin sa inyo or tawagin. Tatawag ko sa inyo ay Mo Jules. Eh, kasi gusto nyo din yun. Diba? Gusto mo yun, diba? Gusto mo na tawagin kitang Mo Jules. Kasi Jules ako. Mo Jules. Yan! Yeah, Makori! Mga ka-Mo Jules. Yan. Total, ayan na. Nabanggit na rin natin yung Mo Jules. Ang ating vlog for this day. Ang content natin. Is kung ano ba yung mga pagbabago ngayong pandemic na to. Ba? Lalo na ngayon, online class. Ayan, isa yan sa mga talaga namang na-adapt natin ngayong new normal, this pandemic. Ano nga bang ginagawa sa online class? So yun guys, kung hindi nyo maitatanong, mga ka-modules. Marami din akong modules kasi ko bang makita. Tada! Yan, talaga namang pinupulasan ko pa talaga yung mga yun. Tingnan mo namang kapal ng mga yun guys. Modules. Diba? Sana yung ganito kadaming modules ko dito. Ganun din kayo mga ka-modules. Sana dumami na kayo kasi di ba vlogger tayo guys. Mga ka-modules, going back sa ating pinag-uusapan, isa lang tong mga modules na to sa mga sinasagutan natin this new normal sa ating online class. Bakit tayo nag-online class? Kasi nga, ganun na talaga yung uso ngayon. Yung online class na tinatawag. Online learning, tapos may modules, learning packets pa, tapos yung Zoom. Sikat-sikat ngayon. Kasi diba, kailangan natin magkita-kita pa rin. Hindi pwedeng hindi tayo nagkakaroon ng communication sa mga teachers natin. Kasi kung hindi tayo mag-online class, guys, ako na nagsasabi sa inyo. Walang mangyayari sa buhay natin. Yun na nga, guys. Ngayong pandemic na to, napakadaming estudyante yung nahihirapan sa online class. Dami daw pinapagawa yung teacher, dami daw binibigyan modules. Ganyan, ganyan. Guys, ako nagsasabi sa inyo, wala talagang mangyayari kung puro lang tayo reklamo. Hello, ayan. Ayan guys, biktima na rin ako ng online class na yan. Alam ko madaming mga nagre-reklamo, ganyan. Pero talaga naman kailangan nating mag-cope up na yung new normal. And kailangan nating sumunod sa mga protocols, mga batas na binababa ngayon sa atin. And yun nga guys, isa kong tip lang sa inyo para this new normal, kailangan gawin natin, prioritize natin yung mga ginagawa natin. Kung kailangan natin gawin yung mga modules, gawin muna natin yan. Pwede naman tayo magpahinga eh. Huwag lang puro pahinga. Kasi di talaga tayo matatapos. Tapos mo reklamo tayo na reklamo. Ngayon new normal na to. Kapag academic fee. Tapos ganyan. Wala talagang mangyayari sa atin guys. Hindi tayo aasenso. And syempre. Gusto mo. Gusto ko. Lahat naman tayo. Gusto natin umulad, di ba? Kailangan natin talaga gumawa ng paraan. Mga bagay. Talaga naman makakapagpa-survive sa atin this pandemic. Modules, sino bang relate dyan yung sa halo sa hapon, sa umaga, sa araw, tulog? Tapos sa gabi, di ba? Doon ka bumabanat, doon ka gumagawa ng mga kung ano-ano hanggang madaling araw. Tapos may pasok ano naman ng umaga. Ganun. Ganun talaga guys, grabe. Laki pagbabago talaga na yung pandemic na ito. Ano? So yun, kailangan lang talaga nating mag-cope up. Na nga guys. Matapos na tayo sa online class. Na talaga na mga hirap na hirap tayo. Guys, this pandemic, isa din sa mga talaga namang sikat-sikat na ginagawa ng mga tao ngayon. Nakita ko nagbago talaga. Grabe guys. Mami yung mga nag-online business. Guys, di ko talaga maintindihan bakit kailangan mag-online business. Pero guys, kailangan talaga mag-online business. Bakit? Kasi kung hindi tayo mag-online business, guys. Wala tayong kikita. Lalo na sa mga nawalan ng trabaho ngayong pandemic na ito. Madaming nawalan ng trabaho, guys. And isa lang talaga ang online business para makasurvive tayo, kumita tayo, ganyan. Alam naman natin na kailangan talaga natin yan. And syempre, ganun din, online buying, kailangan natin, halos madalas lagi tayo nag-online buying. Meron nga tayo pala. Guys, di ba sa isang linggo, hindi pwedeng wala tayong delivery na nakatanggap. Guys, kaya naman, this pandemic guys, talaga naman nakita natin na
wala nang masyadong nag-SM, ganyan. Wala nang masyadong nagmo-mall, ganyan, nagsha-shopping. Pero online shopping meron lang yun, di ba? Kasi nga, online business, online selling, online buying. Puro na lang talaga, online, online business, online shopping, online buying, online selling. Di ba, ganun na ngayon guys, this pandemic, madami talaga nagbabago. Tapos na tayo sa online class na yan, sa online business na yan, online selling, online buying. Next naman guys na nakita kong talaga nagbago. Biruin nyo guys, pati piyesta. Diba, sikat na sikat sa ating mga Pilipino yan, yung mga ganyang celebration. Piyesta naging online din. Diba? Makikita mo na sa Facebook o online, kain na, ganyan. Diba? Dati, ang saya-saya, ganyan, nakikibahay. Pataka doon, kakain ka doon. Pero ngayon, hindi ka makalabas kasi pandemic. Diba? Kung sino pang ingat na ingat, minsan siya pa yung nagatakuan. Oh guys, mag-iingat tayo guys kasi... di biro tong COVID-19 na kinakaharap natin guys. Kaya naman, wish you all the best guys. Stay safe lang kayo palagi. Next naman. Grabe, ang unti na lang pala nang lumalabas dati. Ngayon, medyo lumuwang na yung yung ano ngayon guys, yung GCU natin, quarantine natin ngayon. Madami na rin yung mga tao sa labas, mga bumabiyahe, ganyan. Ayun. Pero nga guys, kapag lalabas talaga tayo, ingat palagi. Lagi magdala ng face mask, face shield, yan. Lagi, huwag lang dalhin, suotin natin. Yan, isa din yan. Dati, kahit makipag-beso-beso ka pa. Dati, pero ngayon, naka-face mask ka na, tapos naka-face shield ka pa. Medyo hassle, pero guys, safety pa din. Ayun, this day, hindi lang this day, actually, ilang months. Basta, habang nabubuhay tayo, hanggat di nawawala tong COVID na to, yan, sundin natin yung mga protocols, safety protocols na ibinibigay sa atin. Guys, kung nagtataka kayo kung bakit yung ito yung vlog ko for this mga kamodules ko, ayan, kasi ito yung content topic namin sa transfer task namin sa USCB. Kung ano ba yung mga pagbabago na nakikita natin sa paligid natin, sa kultura natin, sa mga ginagawa natin, ginagalawan natin ngayon. And guys, lagi nating tandaan sa mga pagbabagong ito, dapat mag-coop up tayo, mag-adapt tayo, wag lang tayo puro reklamo, i-priority natin. Prioritize natin yung mga dapat nating gawin. Huwag lang tayong basta reklamo na reklamo. Dapat itry muna natin kung nakakabuti ba to sa atin. So yun guys, tip ko lang sa inyo, maging mabuti tayong mamayan dito sa mundo. Yeah! Modules, see you on my next vlog. Bye-bye!